na dumaong lang kami rito. Dumami kami rito sa aming kasamahan na nandito sa tabi. Kasi naubusan kami ng inuming tubig. Full force yung tropa. Sa dami ng galon na walang laman. Mga ilang araw na rin, mga fitness, yung pamamalagi natin dito sa gitna ng laot. At siyempre, ganun din ang ating partner na Wards. Pag matagal sa angkurahe, mga fitness, ay di maiwasan minsang mauubusan ng inuming tubig. Kaya dadaong tayo ngayon para mamili ng inuming tubig. Ito na, mga fitness, nandito na kami sa tabi at dumikit kami rito sa aming kasamahang Bards and Tag din na nandito sa tabi. Nagre-repair sila, mga fitness, kagaya din natin na sa sunod na mga araw ay magre-repair din tayo ng rampa. Hindi tayo makakargahan agad. So ayan, mga fitness, medyo malalim, mababaw yung pinipistuhan nila. Hindi nakaabot yung rampa nila doon sa pinaka buhangin o sa pinakalupa. Yung rampa nila nakahang, kaya kailangan pa nilang magpa-assist sa backhoe upang gumawa ng bulubundukin upang may patungan yung kanilang rampa para mairampa ng maayos. Ayan, nakatali na sila sa tabi. Ayon sa Bards Patron ng Bards na ito, mga fitness, kailangan talaga palang mailapat o maipatong itong kanyang rampa ng maayos. Ayan, pababa ng pababa hanggang sa mailapag ito sa buhangin. Kasi yung backhoe pala kailangan makaakyat din dahil sa yung kargada nila ay kailangan ititrim. I-trimming yung karga nila, kaya kailangan yung bako ay makaakyat dito sa rampa papunta sa Bards dito, makapasok dito sa Bards para mag-trim doon sa kargada nila. So ayan na, mga kapitnis, at tuluyan ng nakalapag ng maayos ang kaniyang rampa, no? Naka-proper na ang lapag. Pero hindi tatagal yung ganitong sitwasyon, mga fitness, dahil yung tinambak niya na buhangin, pag nag-high tide, tumaas yung tubig, yan ay mawawas out ng alon. Kaya kailangan pag naka-ayos na yan, kailangan yung bako na yan makaakyat na agad dito sa rampa, papasok dito sa Bards. At pag nakapasok naman yan, bababa na tayo. Ayun, may mga nangis. Fitness, at kami naman ng aking mga tropa, kami ay sabay-sabay ng bababa. Yan si Chief Meat kasama na rin. Ayan, oh, napakaraming galon. Yan, full force kami, mga fitness. Kasi, mga fitness, kahit gaano kabigat o kadami ang trabaho, basta sama-sama kayo, mga fitness,
yan ay mapadali, mapasaya, maging masaya ang trabaho at saka madali at saka magiging magaan. So ayan, ito, baba na tayo. Itong buhangin na ito mamaya, mga fitness, yan ay mawawas out na ng alon. At itong rampa nila, ito ay makahang na naman ulit. Yan. Oh, tara na! Yan, tropa, kanya-kanyang bit-bit na ng galon, no? Naubusan ng tubig doon sa laot. Ay, isa talaga yan sa karamihang magiging isyu, mga fitness, pag nagtagal sa angkurahe ang isang barko o anumang sasakyang pangdagat, pag nagtagal sa angkurahe doon sa laot, isa talaga yan sa magiging isyu. Maubusan ng inuming tubig, no? Bukod kasi sa tubig na ginagamit pangligo, panglaba, na kung saan eh nandyan sa freshwater tank nakalagay sa sasakyan pangdagat o barko, ay bukod din yung inumin, no? Na tubig na karamihan ay nauubos pag matagal nang nakatingga o nakatambay ang isang sasakyang pangdagat. Ayan si third engineer, no? Sama-sama kami rito, walang ranggo-ranggo, pati ako, mga kapitis, sama tayo para magiging magandang halimbawa, no? So ayan, Chief Meat ang nasa huli, Chief Meat yan. Oh, kita mo, halos lahat nagdadala ng galon. Yan. Yeah, Chief Meat, oh, ang dala ni Chief Meat, ilang galon yan? 4. Yung sa akin naman, dalawa lang itong bit-bit ko. Ayun, yung ating kabayo. So, ang init, mga fitness. So, ayan, mga fitness. Ayan, dumaong lang kami rito. Tumabi kami rito sa aming kasamahan na nandito sa tabi. Kasi naubusan kami ng inuming tubig. Full force yung tropa. Sa dami ng galon na walang lamag. Gagong buhangin dito. Napakarami. Lahar ito, lahar. Bukas siguro ito ng bulkan pinatubo nung araw. So ayan, mga fitness, ang kikisig ng tropa natin dito sa kabilang dako, mga fitness. Ayan, mga bata nangangawil. Yun ang ating kabayo, yung kulay asul. Ang naiwan dyan, mga fitness, ay si Chief Engineer. Medyo may edad na kasi yun, kaya siyang naiwan doon. Kasama niya doon ay si electrician, para may kasama siya. At ayun, ang ating barge nasa laot, nakatambay. Ayun na pala, may sasakyan na rin palang nag-aabang, mga fitness. So ayun na sila, mga fitness, yung apat na tropa natin, kasama na rin yung mga taga-barge. Mamimili yan, mamamalingki yung mga kusinero. Daladala na yung mga galon ng tubig natin. At siyempre, yung mga tropa, yun, balik agad doon sa unit, no? Yun lang talaga sadya ang paghatid ng galon. Kasi yun ang vlog natin ngayon, ang pag-iigib ng tubig, na inuming tubig. Ang init, mga bitis, ang init. Pero ang sarap maglakad-lakad. Init ang sikat ng araw, pero malamig naman yung hangin. Ayan, nakaakyat na yung mga tropa. Thank you.
Ayan, yung rampan na mga fitness, nakahang na. Nawas out na yung buhangin. So, sa sunod na mga araw, baka dito sa kabila, dito rin kami dadaong.